Math Talino. Special TV. We care, we share, we learn. Season 4. Handa na bang matuto? Halina tayo'y mag-aral na. Tuklasin bagong kaalaman. Kasanayan susi sa ating kinabukasan. Tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa. Magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Sulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwing gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Pag-aaral ay ating pagsikapan. Hirap man ay danasin, magtsaga, huwag bibitaw. Dahil ang edukasyon ay mahalagang bagay, susi sa ating kinabukasan. Tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa. Magsalita, ipahayag ang damdamin ng ideya. Kumuhi, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwing na gamitin ang wasto, ipahayag ang damdamin at ideya. Kumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwing na gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Talinong taglay mo. Special TV. We care, we share, we learn. Season 4. Lina, nakita ko sa aking module na tungkol sa units of measure ang aming mga aralin sa mathematics ngayon. Talaga, kuya? Nakasanayan mo talaga ang mag-advance reading, ano? Kaya lagi kang ready sa mga lessons mo. Oo, Lina. Mas handa ka sa mga aralin kapag may idea ka sa mga gagawin mo. Hindi lang sa mga lessons, kahit sa iba pang mga bagay, dapat laging handa. Boy Scout na Boy Scout ka, kuya. Oo, Lina. Teka, maiba ako. May nakita akong mirror stick kanina sa tabi ng drawer. Ito nga at kinuha ko. May nakita rin akong measuring tape. Dahil units of measure ang aralin namin ngayon, subukan nga nating sukatin ang haba ng center table. Ayan, Lina. Ayon dito sa meter stick, may haba itong 1 meter. Talaga, kuya? Ako rin. Susukatin ko ang mesa gamit ang measuring tape. Ayon dito sa measuring tape,
100 centimeters ang haba nito. Mga anak, mukhang may pinag-uusapan kayo. Opo, inay. Sinukat po namin ng center table gamit ang meter stick at ang measuring tape. 1 meter po ang nakuha kong sukat na haba nito. Ako naman po, inay, ay 100 centimeters po ang sukat ng aking nakuha. Sino po ang tama sa amin, inay? Mabuti pa, Lino at Lina, panoorin ninyo ang episode ng Matalino. Dahil tungkol sa units of measure ang paksa ngayon, malalaman natin kung sino ang may tamang sukat sa inyong dalawa. Iyan nga po ang sabi ko kay Lina, inay. Bubuksan ko na po ang TV dahil 9 a.m. na po. Sige, kuya! Good day, kids! Isa na namang panibagong araw ng pagkatuto sa mathematics. Ako, si Teacher Mary Joyce D. Villar. Tingnan ang mga larawan. Ang mga ito ay ruler, measuring tape, meter stick, at tape measure. Kids, ang mga kagamitang ito ay ginagamit sa pagkuha ng linear measure. Ano ba ang linear measure? Linear measure is the measurement of length of an object. Ibig sabihin, ang linear measure ay ang pagkuha ng sukat ng length o haba. Halimbawa, ang ginawang pagsukat ni Nalino at Lina sa center table. Sinukat nila ang length nito gamit ang meter stick at measuring tape. Nakita ni Lino na may habang 1 meter ito, samantalang si Lina ay nakitang 100 centimeters ang haba nito. Makikita ang pulang nakasulat na 1 meter. M stands for meter. Ito ay ang unit na ginamit ni Lino. Samantalang ang ginamit na panukat ni Lina ay ang mga maliliit na guhit sa baba. Ang bawat maliit na guhit represents 1 centimeter or 1 cm. Nakuha niya ang 100 centimeters na haba ng table. Mga bata, ang meter at centimeter ay mga units of length o haba. Makikita sa measuring tape na ang 1 meter ay may 100 centimeters. Ibig sabihin, ang 1 meter at 100 centimeters ay magkatumbas. 1 meter is equal to 100 centimeters. Mga bata, paano naman kung mayroong 5 meters? Ano kaya ang haba nito sa centimeters? May paraan para i-convert ang meters sa centimeters. To convert meter to centimeter, multiply the number of meters by 100. Kaya, ang 5 meters ay imumultiply natin by 100 para maging centimeter ito. Katulad ng napag-aralan, just multiply the non-zero digits and annex the zeros. Kaya, 5 meters multiplied by 100 ay 500 centimeters. 5 meters is equal to 500 centimeters. Narito pa ang isang halimbawa. Let's convert 12 meters to centimeters. 12 meters multiplied by 100 is equal to 1,200 centimeters. 12 meters is equal to 1,200 centimeters. Kids, paano naman kung ang unit na ginamit ay centimeters? Paano ang pag-convert dito into meters?
convert centimeter to meter, divide the number of centimeters by 100. Halimbawa, ang 700 centimeters. Kung i-convert ito sa meter, i-divide ito by 100. 700 centimeters divided by 100. Napag-aralan na ang mabilis na paraan ng pag-divide by 100. I-cancel ang mga parehong bilang ng zeros sa parehong number at i-divide lang ang mga non-zero digits. Kaya, 7 divided by 1 ay mahusay, 7. Kaya, 700 centimeters divided by 100 is equal to 7 meters. 700 centimeters is equal to 7 meters. Another example, kids, is 1,400 centimeters. I-divide ito by 100 to convert it into meters. 1,400 centimeters divided by 100 is equal to 14 meters. 1,400 centimeters is equal to 14 meters. Mula sa linear measurement, pag-aralan naman natin ngayon ang tungkol sa mass measurement. Mass measure is the measurement of mass or weight of an object. Ibig sabihin, ang mass measure ay may kaugnayan sa timbang o bigat ng isang bagay. Tingnan ang larawan. Ang analog weighing scale at ang digital weighing scale ay mga kagamitan sa pagkuha ng weight o timbang. Ngunit, mas madalas na ginagamit ang analog weighing scale at karaniwan itong nakikita sa palengke. Mga bata, pagmasdan ulit ang analog weighing scale. Mapapansin ng mga maliliit na guhit sa scale. Ang mga guhit sa scale represents kilograms or kg kapag dinaglat at grams o dinaglat na g. Ang kilograms at grams ay mga units of mass. Makikita sa scale na ang 1 kilogram ay may 1,000 grams. Ibig sabihin, ang 1 kilogram at 1,000 grams ay magkatumbas. 1 kilogram is equal to 1,000 grams. Halimbawa, ang kalabasa ay may 4 kilograms na timbang. Paano ito i-convert sa grams? To convert kilogram to gram, multiply the number of kilogram by 1,000. Multiply 4 kilograms by 1,000. Multiply the non-zero digits and annex the zeros para sa mabilis na pag-multiply. Kaya, 4 kilograms multiplied by 1,000 ay? Great job! 4,000 grams! 4 kilograms is equal to 4,000 grams. Math Talino! Math Talino! Here is another example. Let's convert 11 kilograms to grams. 11 kilograms multiplied by 1,000 is equal to 11,000 grams. 11 kilograms is equal to 11,000 grams. Paano naman ang pag-convert ng grams sa kilograms? To convert gram to kilogram,
Divide the number of grams by 1,000. Halimbawa, ang 9,000 grams. Kung i-convert ito sa kilograms, i-divide ito by 1,000. 9,000 grams divided by 1,000. Para sa mabilis na pag-divide, i-cancel ang parehong bilang ng zeros sa parehong number and divide the non-zero digits. Kaya, 9 divided by 1 ay... Ang gagaling! 9! Kaya, 9,000 grams divided by 1,000 is equal to 9 kilograms. 9,000 grams is equal to 9 kilograms. I-convert naman ang 13,000 grams to kilograms. 13,000 grams divided by 1,000 is equal to 13 kilograms. 13,000 grams is equal to 13 kilograms. Pag-aralan naman natin ngayon ang tungkol sa capacity measurement. Capacity measure is the measurement of the amount that something can hold. Halimbawa, ang mga bottled waters na ito. Ang unang bottled water ay may laman na 500 milliliters. Samantalang ang ikalawang bottled water ay 1 liter. Ang liter at milliliter ay mga units of capacity. Kung isasalin ang 500 milliliters sa lalagyan na may 1 liter capacity, nangangailangan ng dalawang tig 500 milliliters upang mapuno ito. Ang dalawang 500 milliliters ay 1,000 milliliters. Ang 1,000 milliliters ay katumbas ng 1 liter, kaya 1 liter is equal to 1,000 milliliters. Ang bottled water na ito ay may laman na 6 liters. Paano ito i-convert sa milliliters? To convert liter to milliliter, multiply the number of liters by 1,000. Multiply 6 liter by 1,000. Multiply the non-zero digits and annex the zeros para sa mabilis na pag-multiply. Kaya, 6 liters multiplied by 1,000 ay... Great job! 6,000 milliliters. 6 liters is equal to 6,000 milliliters. Another example is 15 liters. 15 liters multiplied by 1,000 is equal to 15,000 milliliters. 15 liters is equal to 15,000 milliliters. Paano naman ang pag-convert ng milliliter sa liter? To convert milliliter to liter, divide the number of milliliters by 1,000. Halimbawa, ang 3,000 milliliters. Kung i-convert ito sa liters, i-divide ito by 1,000. 3,000 milliliters divided by 1,000. I-cancel ang parehong bilang ng zeros sa parehong number and divide the non-zero digits para sa mas mabilis na pag-divide. Kaya, 3 divided by 1 ay... Ang gagaling! 3! Kaya 3,000 milliliters divided by 1,000 is equal to 3 liters. 3,000 milliliters is equal to 3 liters. Here is another example.
Let's convert 16,000 milliliters into liters. 16,000 milliliters divided by 1,000 is equal to 16 liters. 16,000 milliliters is equal to 16 liters. Ngayong alam na ang mga units for measuring length, mass or weight, at capacity, at ang paraan ng pag-convert sa mga ito from one unit to another unit, oras na para subukan ang inyong natutunan. Prepare your pencils and papers dahil it's matalino time! Para sa unang bilang, convert 7 meters to centimeters. Multiply 7 meters by 100 to convert it into centimeters. Tapos na ba? Very good! 7 meters times 100 is equal to 700 centimeters. Para sa ikalawang bilang, convert 8,000 grams to kilograms. Divide 8,000 grams by 1,000 to convert it into kilograms. Na-i-convert na ba? Great job! 8,000 grams divided by 1,000 is equal to 8 kilograms. Para sa ikatlong bilang, convert 5 liters to milliliters. Multiply 5 liters by 1,000 to convert it into milliliters. Nagawa na ba? Two thumbs up for you! 5 liters times 1,000 is equal to 5,000 milliliters. Amazing! Na-convert nyo ng tama ang mga units. Ngayon, susubukan ko naman ang inyong galing sa pag-solve ng isang word problem na may kaugnayan sa mga units of measurement. Handa na ba? Makinig ng mabuti, mga bata. Nag-donate ang Pamilya Reyes ng isang kahon ng noodles sa mga sinalanta ng bagyo. Ang laman ng isang kahon ng noodles ay may timbang na 6 kilograms. Kung ang isang pack ng noodles ay tumitimbang ng 60 grams, ilang packs ng noodles ang nasa loob ng kahon? Kids, ito ay isang halimbawa ng non-routine word problem. Napag-aralan na ang isang non-routine word problem usually involves two operations para makuha ang sagot. Kaya, gamit ang Polya's four-step procedure, sagutin na natin ang word problem. Mga bata, ibigay nga ang apat na steps sa Polya's procedure. Amazing! Ang mga ito ay understand the problem, plan, solve, at check or look back. Step 1. Understand the problem. Ibigay ang ask at ang mga given sa word problem. Isulat na! Naisulat na ba? Ang husay! Ang ask sa problem ay bilang ng mga packs ng noodles at ang mga given ay 6 kilograms at 60 grams. Susunod ang plan. Suriing mabuti ang mga given.
Sa palagay nyo, kids, anong operation ang dapat gamitin? Magaling! Multiplication and division. Dahil magkaiba ang unit na ginamit, kailangang i-convert muna ang 6 kilograms into grams bago ma-divide sa 60 grams. To convert 6 kilograms in grams, multiply 6 kilograms by 1,000. Isulat na ngayon ang unang number sentence. Gawin na! Susunod, i-divide ang sagot sa unang number sentence by 60 grams. Ito ang ikalawang number sentence. Isulat na! Tapos na ba? Awesome! Ang mga number sentences ay 6 kilograms multiplied by 1,000 equals n. And the quantity of 6 kilograms multiplied by 1,000 divided by 60 grams equals n. Great job! Ngayon, let's proceed to the third step, ang solve. Sagutin na ang unang number sentence para ma-convert ang 6 kilograms sa grams. Umpisahan na! Nakakatuwa! Nakuha nyo ang tamang sagot! 6 kilograms is equal to 6,000 grams. Ngayong na-convert na ang 6 kilograms into 6,000 grams, maari na itong i-divide by 60 grams. I-divide na! Amazing! 6,000 grams divided by 60 grams is equal to 100. 100 packs ng noodles ang nasa loob ng kahon. Nakuha nyo ang 100 na bilang ng mga packs ng noodles. Alamin kung tama ang inyong sagot, kaya gawin na ang step 4, ang check or look back. I-multiply ang 100 packs ng noodles sa 60 grams. Dapat 6,000 grams ang sagot. 100 multiplied by 60 grams. Sagutin na! Nakasagot na ba? Good job! 6,000 ang sagot. 100 multiplied by 60 grams is equal to 6,000 grams. Ibig sabihin, tama ang inyong sagot. 100 packs ng noodles ang nasa loob ng kahon. Napakahusay! Nakasagot kayo ng isang non-routine word problem involving conversion of common units of measure. Math Talino! Math Talino! Ang galing. Magkaparahas lang pala yun. Naku, inay! Magkatumbas lang po pala ang 1 meter at 100 centimeters. Tama ka, Lina. Natutunan ko rin po, inay, na hindi lamang measuring tape at meter stick ang maaaring gamitin na panukat sa pagkuha ng length o haba. Maaari rin pong gumamit ng ruler. Tama ka, Lino. Inumin niyo muna itong juice na tinimpla ko para sa inyo. Inay, ang capacity po ng ating pitcher ay 1 liter. Katulad po ito ng sinasabi sa isang commercial ng juice na yung isang pack po ay eksakto sa isang litrong tubig. Hindi na po tatansyahin ang tubig na ilalagay dahil may nakasulat pong measurement sa pitcher. Oo nga, kuya. May nakalagay dito 250 ml
500 ml, 750 ml, at 1 L. Mga anak, ang nakasulat na ml sa pitsel ay nangangahulugan ng milliliter, samantalang ang L ay liter. Katulad po ito ng itinuro ni teacher, milliliter at liter ang mga units na ginagamit sa pagtukoy sa capacity ng isang container o lalagyan. Ang galing talaga ni Kuya! Mga anak, may iba't ibang kagamitan o measuring devices ang ginagamit para sukatin ang capacity ng isang container. Ano-ano po ang mga iyon? Alam ko na, tatawagan ko po ang aking guro. Teacher Joyce, magandang araw po. Magandang araw din, Lino. Teacher, nabanggit po kasi ni Inay ang tungkol sa mga measuring devices para sukatin po ang capacity ng isang container. Ano-ano po ang mga iyon? Lino, naituro ko na sa inyo ang tungkol sa capacity measurement, kung saan sinusukat ang dami ng liquid na nakalagay sa isang lalagyan. Tingnan ang mga larawan. Banggitin nga ang ngalan ng mga ito, Lino. Measuring jug, measuring cup, at medicine dropper po. Mahusay! Mapapansin sa mga ito ang nakalagay ng mga numbers na may kasamang titik na ml at L. ML stands for milliliter at L stands for liter. Ito ay mga kagamitang ginagamit na panukat sa liquid na nasa container. Napag-aralan na sa inyong science subject ang tungkol sa liquid. Liquid is a substance that flows freely o mga bagay na malayang dumadaloy tulad ng tubig. Magbigay ka pa nga ng ibang halimbawa ng liquid na maaring i-measure? Juice, suka, at shampoo po. Good job! Halimbawa, ang tubig sa lalagyan na ito. Malalaman natin ang laman ng tubig na ito sa pamamagitan ng pagtingin sa nakasulat na measurement sa kanyang label. Pagmasdang mabuti ang capacity ng lalagyan, Lino. Ano ang capacity ng container na ito? 7 liters po. Tama! Ibig sabihin, ang capacity ng container ay 7 liters. Lino, remember, liter is used to measure the capacities of large containers. Kapag malaki ang container, mas malaki ang capacity nito. Kaya liter ang unit na gagamitin. Isa pang halimbawa, Lino, ay itong cooking oil na nasa plastic bottle. Ibigay mo ang capacity nito, Lino. 1 liter po ito, teacher. Liter po ulit ang ginamit na unit dahil malaki po ang lalagyan. Great job! Paano naman po kung ang capacity ng small containers ang susukatin? Milliliters ang gagamitin na unit, Lino. Milliliter is used to measure the capacity of small containers. Ibig sabihin, milliliter ang ginagamit na unit kapag sinusukat ang capacity ng mga maliliit na containers. Halimbawa, ang isang brand na ito ng eye drop solution. Tingnang mabuti ang nakasulat na measurement sa label, Lino. Ano nakasulat? Ang nakasulat po ay 60 milliliters. Milliliters po ang ginamit na unit dahil ang container o ang lalagyan po ng eye drop solution ay maliit. Amazing! Narito pa ang iba pang mga containers na ginamit ang milliliters as the measuring unit. Isang cologne bottle at isang chocolate drink na nasa Tetra Pak.
Ibigay mo ang capacity ng Cologne Bottle, Lino. Opo, Teacher. Teacher Joyce, ang capacity po ng Cologne Bottle ay 125 milliliters. Ang galing, Lino! Ano naman ang capacity ng Tetra Pak na chocolate drink na ito? Ang capacity po ng Tetra Pak ay 250 milliliters. Amazing! Naibigay mo ng tama ang capacity ng mga small containers na ito. Ngayon naman, balikan natin ang paraan ng pag-convert from liter to milliliter o from milliliter to liter. Basahin mo, Lino! To convert liter to milliliter, multiply the number of liters by 1,000. To convert milliliter to liter, divide the number of milliliters by 1,000. Tandaan, Lino at mga bata, kung i-convert ang liter to milliliter, multiplying the number of liters by 1,000 ang gagawin. Halimbawa, ang 12 liters. 12 liters times 1,000. Just multiply the non-zero digits and annex the zeros of the factors. Ano ang sagot? 12 liters times 1,000 is equal to 12,000 milliliters po. Ang galing! Samantala, kung i-convert naman ang milliliter to liter, divide the number of milliliter by 1,000. Halimbawa, ang 15,000 milliliters. 15,000 milliliters divided by 1,000. Para sa mabilis na pag-divide, cancel the same number of zeros on both numbers. Then divide 15 divided by 1. Ano ang quotient, Lino? 15,000 milliliters divided by 1,000 is equal to 15 liters po. Mahusay ka talaga! Math Talino! Math Talino! Alam mo na ngayon ang pagkuha sa capacity ng isang container using milliliter and liter. Gayon din ang pag-convert from liter to milliliter at from milliliter to liter. Kaya, susukatin na natin ang inyong galing. Get ready for another round of Matalino Time! Unang bilang, i-convert to milliliters ang laman ng soft drinks na ito. Tapos na ba? Great job! Ang capacity ng soft drinks bottle ay 2 liters. Multiply it by 1,000 to convert it into milliliters. 2 liters multiplied by 1,000 is equal to 2,000 milliliters. 2 liters is equal to 2,000 milliliters. Kalawang bilang. I-convert into liters ang oil na nasa container. Nasagot na ba? 2 thumbs up! Ang capacity ng oil container ay 10,000 milliliters. Divide it by 1,000 to convert it into liters. 10,000 milliliters divided by 1,000 is equal to 10 liters. 10,000 milliliters is equal to 10 liters. Great job! Na-convert nyo ng tama ang mga units.
susubukan ko naman ang inyong galing sa pag-solve ng isa na namang word problem na may kaugnayan sa mga units of measurement. Are you ready? Let's start! Ang isang lalagyan ng tubig ay kayang lamnan ng 7,000 milliliters ng liquid. Ilang liters ng tubig ang maaring ilagay sa lalagyan? Kids, ito ay isang halimbawa ng routine word problem. Napag-aralan na ang isang routine word problem usually involves one operation. Mas madali itong sagutin compared to non-routine word problem. Kaya, gamit ang Polya's 4-step procedure, sagutin na natin ito. Step 1. Understand the problem. Ibigay ang ask at ang mga given sa word problem. Isulat na! Nagawa na ba? Amazing! Ang ask sa problem ay bilang ng liters ng tubig at ang given ay 7,000 milliliters. Next, ang plan. Suriing mabuti ang mga given. Sa palagay nyo, kids, anong operation ang dapat gamitin? Magaling! Division. To convert milliliters into liters, divide the number of liters by 1,000. Kaya, isulat na ang number sentence. Ang gagaling! Ang number sentence ay 7,000 milliliters divided by 1,000 is equal to N. Good job! Ngayon, gawin na ang third step, ang solve. I-divide na ang mga numbers. Awesome! Ang makukuhang sagot ay 7 liters. Nakuha ang 7 liters na tubig na capacity ng lalagyan. Tama kaya ito? Gawin na ang step 4, ang check or look back. I-multiply ang 7 liters by 1,000. Dapat, 7,000 ang makukuhang sagot katulad ng sa given. Gawin na! Tapos na ba? 2 thumbs up! 7,000 milliliters ang sagot. 7 liters multiplied by 1,000 is equal to 7,000 milliliters. Ibig sabihin, tama ang inyong sagot. 7 liters ang capacity ng lalagyan ng tubig. 7 liters ng tubig ang pwedeng ilagay sa lalagyan. Amazing! Teacher, tama rin po ang aking mga sagot. Good job, Lino! Thank you po, Teacher Joyce. Marami na naman po akong natutunan ngayong araw. Paalam na po! Walang anuman, Dino. Paalam din sa'yo. Paalam na rin, kids. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa susunod na pagkikita. Muli, ako si Teacher Joyce Villar. Inay, liters at milliliters po pala ang mga basic units na ginagamit sa pag-measure ng capacity ng isang container. Tama ka, Lino. Katulad ng juice na ito, ang capacity na lalagyan ay 1 liter. Ngunit dahil nainom nyo na at nabawasan ang laman nito, hindi na ito 1 liter. Tama po, Inay. Tingnan nga kung ilan ang sukat nito ngayon.
250 ml na lang po, inay. Oo nga, kuya. Magagaling, mga anak. O sige, ituloy na ninyo ang pagsagot sa inyong mga modules. Ililigpit ko na muna itong mga pinag-inuman nyo. Sige po, inay. Salamat po sa merienda. Halina at matutuhan, magsumpat at mag-confirm, mag-confirm at magsumpat ay sobrang easy. Gamitin natin ang mga units at measurements, katulad ng meters at centimeters. Paari rin ang grams, liters, kilo at kilograms. Gamitin lang ng wasto ang mga panupa. Laging tatandaan, mahalaga na maging laging handa sa lahat ng bagay na gagawin. Nagagawa ng mas maayos ang mga ito dahil alam mo kung paano mo isasagawa ito nang walang pagmamadali at mas may sistema sa paggawa. Maging aralin man iyan sa paaralan, sa mga gawaing bahay o sa iba pang mga bagay, dapat laging handa. Maraming salamat mga bata sa pagsama sa akin sa isa na namang araw ng pagkatuto sa mathematics. Muli, ako si Kuya Lino na nagpapaalalang laging maging handa at mag-aral ng mabuti upang maging Math Talino! Paalam!